Magpapalit tayo ng alternator drive belt at saka yung sa aircon compressor drive belt ng Isuzu MU-X. So itong isa na to, ito yung tensioner pulley nung sa alternator belt. Lugan natin to, tapos lugan natin to, tapos pipihitin natin yun, know. Pero sa taas na. So ito lang ang luluwagan ko dito sa ilalim. Tapos yung sa aircon compressor, na sa taas yung tensioner niya eh. Umangit dito. Yun. Yun. Yun yung sa taas na yun. Yun yung tensioner niya. So tinanggal ko pala muna yun. Ito yung splash cover dito. Makikita nyo yun, yung pagtatanggal nito dun sa video ko ng pag-change oil nitong MU-X. So dito nakalagay yan. Ito. Ano lang yan? 1, 2, 3, 4, 5 at saka isang clip. 5 na ba? Bolt. At saka isang clip. Dito niluwagan ko na yung 14mm na nut na nag-fix doon sa tensioner ng alternator belt. Tapos sinunod kong luwagan yung 14mm din na nut na nag-fix doon sa tensioner ng aircon compressor. Sunod, niluwagan ko na yung ano, yung bolt na naghihigpit dun sa tensioner. Ay, yung humihila dun sa tensioner pala para banatin yung belt. So ang size nun ay 12mm na bolt. Kung mapapansin nyo, bumababa na yung tensioner pulley. Ayan, o. Pwede mo nang tanggalin. So, yun yung nagpapahigpit at nagpapaluwag kaya ng tensioner pulley, eh, diba? Tapos, inilusot ko dun sa radiator fan yung belt. Ayan. Para makuha ko siya. So, ayan. Tanggal na yung drive belt ng aircon compressor. Sunod ko naman naluluwagan yung bolt na naghahatak doon sa pulley ng alternator para lumuwag na yung belt at matanggal natin. So kagaya nung dun sa aircon compressor, kailangan maluwag na maluwag to para matanggal mo yung belt. Ayan, medyo mahigpit pa. Hindi ko pa mahila eh. Ayan. Palagay ko ito, pupwede na to. Oh, yun oh. Na. So ganoon din, isusuot ko siya dun sa may ano, sa may radiator fan para matanggal, para makuha ko yung belt. So ano lang to, tiyagaan lang to, pagalingin lang ng technique to. So ayan, dahan-dahan lang.
Saka ingatan natin yung radiator. Dapat ito maingat ang pagtatanggal. Oops, konti na lang. Mga dalawang blade na lang ba? Tatlong blade na mahila na. Ay, medyo naglabang kami nito eh. So ayun na, tanggal na yung dalawang belt. I-compare natin yung mga belt. Unahin natin yung sa aircon compressor. Ito yung nabili natin. Nakalagay sa kanya Isuzu Genuine Parts, pero yung brand alam. Pero yung maker ng belt ay yan, Mitsubishi. So titingnan natin yung compares ng part number ano, yung luma tsaka yung bago. So far parehas naman, nakikita nyo ba? Ayun, pagtapatin natin 89798510 CR. So parehas naman siya. Kaya lang kung mapapansin nyo, mas malapad dito ng konti yung bago kaysa dito. Ganun din sa ilalim, mapapansin nyo. Eh kasi kaya ito mas manipis dahil worn out na. Kasi dito mas malapad dito ng konti. Konti-konti lang. Pero parehas yan, basta parehas ang part number yan, yan. So tingnan naman natin ngayon yung alternator drive belt. So Isuzu Genuine Parts din tayo, made in Japan. So buksan ko muna ano, para mapag-compare natin na mas maganda. Palagay ko naman makikita nyo yung difference ano dun sa belt. Bago tsaka luma. So yung part number, ang maker din yung belt ay Mitsubishi din. So ang part number niya 7PK 1070. Ewan ko kung nakikita nyo ko yan sa luma. 7PK 1070 rin. Pares na Mitsubishi. Tapos tingnan natin itong number na. So 89802 02 470. So pareha siya. Pareha siya. Kaya lang, ganyan yung naman ang difference. So, makikita nyo yung mga rib niya, maninipis niya compared dito sa bago. So tinatanggal ko ngayon yung pulley kasi titingnan ko yung clip and bearing niya. Tatanggalin ko din yung mga tensioner pulley para i-check yung bearing. Tapos kung kailangan ng palitan, palitan na. Inuna ko yung tensioner pulley ng aircon compressor. Tapos ito, dinodo ko yung pulley ng driver. Tensioner pulley ng alternator. Para ma-check natin kung okay pa yung bearing. Ayan, medyo dumalalim eh. Nakakalimutan ko, pwede nga pala silungin. Pwede sa ilalim, pero pwede din naman dito sa taas. Ayun, nakuha ko na. Yan yung sa drive tensioner ng drive belt ng aircon compressor. Ito naman yung sa alternator. So ito yung mga parts niya para may idea kayo. At
bumili ako nung ano, nung bearing yung dalawang tensioner pulley. Kasi medyo maluwag na siya eh. Ayan, naipapress ko na rin, pinapress ko na. So ang size niya ay 6203 na special at saka 6205 na bearing. NSK ang binili ko para kamukha nung nakakabit. Tapos ayan, i-assemble na natin, gabit na natin. So una kong kinabit yung sa yung tensioner pulley ng alternator. Ayan, andiyan ako sa ilalim. Ayan. Ayan lang, i-reverse mo lang yung process kanina. So make sure na lahat ng binaklas mo na nandun din. Yung mga washer, spacer, lahat. Dapat andyan. Kasi pag yan nagkulang na isa, yari ka dyan. Medyo mahirap magpit dun sa ilalim, kaya lang mas malapit naman doon, kaya diyan ko na lang ikinabit. Mas mahirap yung ikabit sa taas. Ayan, medyo naghahirapan ako magkabit ng nut dyan eh. So ang binali ko doon yung 14mm na nut. Tapos yan na, ipapasok na natin yung belt. Una mo ipapasok syempre doon sa LEC. So reverse lang yung process nung kanina. Ipapasok mo doon sa radiator fan. Daan-daan ulit para hindi masira yung radiator. So papasok mo yun doon sa mga blade. Dito sumilong ako sa ilalim. Ayan, para ipasok yung alternator drive belt sa may crankshaft pulley. Ayan. Tapos itatapat mo naman siya dun sa pulley. Eh, natanggal yata. Tanggal nga. Silong na naman ba? Ah, hindi, hindi naman pala. So, itong point na ito, tinatapat ko na sa... Eh, lipat natin yung camera. Yan, tinapat ko na dun sa alternator pulley naman yung belt. Yan. Inayos ko yung sa ilalim para sigurado tayo hindi lihis yung belt niya dun sa crankshaft pulley. Trinay ko siyang ilagay dito sa ilalim kung papasok siya dun sa tensioner pulley niya. Ayun, nailagay na.
So yung niluwagan natin na bolt kanina na 12mm, higpitan naman natin siya ngayon para patakin niya yung belt para ma-apply na yung tension. Tapos higpitan na natin yung 14mm na nut para mag-fix na yung tensioner pulley ng alternator. Medyo mahirap pumit sa ilalim eh. So make sure na mahigpit yung pagkakabit niya yung nut na yan. Hindi ko lang ma-imagine kung makalimutan mong higpitan yan at magbumaklas yan habang umaandar yung makina. Daming sira niyan. So yan, higpit na tayo dyan, higpit. Batak. Ayan, tinitesting ko yung tension ng belt sa ilalim. Tapos hinahata ko mabuti yung wrench para humigpit. Kaya lang talagang hirap yung kamay ko eh. Sunod natin ikabit yung tensioner pulley naman ng aircon compressor. So reverse process lang ulit. Pasok yung cover ng bearing, tapos nut. Technique lang yan. Ayan. Pag kumagat na yung nut, okay na yun. Ay, pag kumagat na yung thread pala. Tapos ipasok na natin yung drive belt ng aircon compressor. Dito ko inuna sa pulley ng aircon. Hindi ko pala na ipakita sa inyo na ipinasok ulit dun sa LEC o dun sa radiator fan. So ganun lang din, parang yung sa alternator drive belt. So sumilong ulit ako sa ilalim para itapat naman itong belt na to doon sa crankshaft pulley. Trinay ko din siyang ilagay doon sa tensioner niya mula sa ilalim, pero mahirap eh. Kaya lumabas ako dyan, tapos balik sa taas. Ayan. So medyo may hindi pa siya kakasya. Una, lumit niya ng konti dahil bago yung kot. So ang gagawin natin, luluwagan pa natin yung 12mm na bolt para maikabit natin yung drive belt. No, pagka sakto na yung luwag niya, pwede mo na ikabit yung belt. Yeah. Tapos reverse process ulit. Higpitan naman natin ngayon yung 12mm na bolt. Check mo kung naka-align lahat, kung nakalagay lahat sa mga pulley niya. So, dito maghihigpit na tayo ng bolt. So napiit ko na ng konti yan, yung kinamay ko lang muna bago ka mag-apply ng torque.
So pagkatapos mong banatin, no, nalagyan mo na ng tension yung belt, kailangan mo na ulit i-fix yung pulley, tensioner pulley. At para ma-fix mo yun, higpit mo ngayon yung 14mm na nut na tinanggal natin kanina. Ayan, testing na natin. So, looking good. So, thank you for watching at see you again sa next natin na vlog. Don't forget to subscribe nga pala and like this video.